pina ito ay maiba. Sa bandang huli, babalik muli sa kung saan lahat nagsimula. Naman kayo, mahal ko eh. Lahat kayo hindi na iba sa akin. Pwede mo bang bago mo ako umalis? Amante at ni Almira si Mara? Oo, ngayon natataranta ka. Hindi ka makapaniwala. Daddy, paano napunta sa inyo yung anak ng Del Valle? Oo, alam mo yan tanong mo? Aabutin tayo ng isang linggo niyan. Eh, pag hindi tayo natapos, baka humili ka pa ng isa pang linggo. Ngayon, Lita, ang importante, sinabi ko sa'yo, totoo. Tapos na yun, ha? Hindi ko na kailangan kwento sa'yo lahat. Sino-sinong nakakaalam nito? Ang tutusin, ako lang, tsaka si Cardo. Kaming dalawa lang ang talagang makakapagpatunay ng lahat. Kaya ako, nakikiusap ako sana sa'yo. Unita, pakilangan. Itiko mo yung bibig mo tungkol sa mga bagay na yan. Eh, isa pa, hindi ko talaga aaminin yan. Wala kang tiwala sa akin. Alam mo, napakasela ng sinabi ko sa'yo, Liam. Ha? Alam mo ba kung ano magiging kapalit niya pag naalaman niya ng mga mayayabang Del Valle? Alam mo kung ano katapat niya? Ha? Leg ko. Papatayin ako ni Amante pag naalaman niya kung anong ginawa ko sa anak niya. Alam ba to ni Susan? Saan? Dati. Naging ulyanin eh, di ba? Na-aksidente. Nakakalimutan niya lahat. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos ang lahat, Lenita. Dahil ako, sa maniwala ka sa hindi ako titigil. Hanggat hindi ko sila natutulog sa mga kamay ko. Mami, hindi naman tinitigman ko. Teka muna, anak. Ay, masisira na diet ko nito. Yung dami mo na. Ay, Daddy! Ito na pala si Daddy. Good morning. Good morning, Dad. Yes, what, Dad? Ako na naman nagluto ng breakfast natin ngayon. At saka ito yung specialty ko ngayon eh. Ito lasagna. Kailangan tikman mo. Oh, laki eh. Dapat bubusin mo to, Daddy, ah. Yan! Sige na, Daddy. Please, tikman mo kayo. Tikman natin. Well?
Sarap. Talaga pala marunong ka na magluto, ha? Hindi naman ho. Marami lang naituro sa akin ng mom niya. Hindi, anak. Nako, hindi na nga kita natuturuan. Nagulat ako pa. Nag-aaral ka na palang mag-isa mo. Ang dami mo nang alam lutuin. Eh, hindi. Gusto ko lang mo kasi talaga matuto. Teka, may naulinigan ako rito na parang maraming tao. Parang nagkakagulo. Ano ba yun? Ano meron? Si Mara po, sir. Invited po ni Nanay Bini at ng Dado at Chepoy sa sakayan. Kasi umuwi na si Mara sa kanila. Siya ka dyan naglilinis. Asan ba si Eris? Hayaan niyo na ho siya. Kaya ko naman mag-isa to eh. Kaya? Kaya mo nga kung kaya. Eh ano mo ang gagawin dito ni Eris? Magpasarap, matulog, kumain. Samantalang, iyan na lamang ang natitira niyang trabaho. Iiwan pa. Eris! Halik ka nga dito, sandali. Baka pwede ba? Bitawan mo muna yung gitara na yan. Tulungan mo muna dito si Jeffrey paglilinis ng sasakyan. Bakit, Jeffrey? Hindi mo ba kaya linisin yan? Bakit? Sinabi ko bang hindi? Kahit naman di mo ako tulungan eh. Hindi naman pala nagpapatulong mong dado eh. Tsaka man dahil hindi ako pwedeng tumulong sa kanya dahil mapapasmadaliri ko. Eh paano na yung pangarap ko maging rock singer? Yan yun, pag nagka-concert ako, libre kayo. Ito muna ako, ah. Ano ba't tinapay? Hoy! Waldo, ha? Huwag ka maghanap dito. Thank you, ha? Good morning. Ay, good morning. Magandang umaga naman sa'yo, Jun. Hindi naman pala mahirap hanapin tong bahay mo, yan. Totoo, si Waldo pa nga ang naligaw. Makakalimutin kasi ako. Nalito ako. Hindi wala akong mamsan yung kalye. Yung kong tinuro sa kabila, eh. Ati Dena, pasok mo muna si Waldo sa loob at may pag-uusapan naman ng tinita. Uy, may tinapay doon. Ang gato, no? Oh, umupo ka. Salamat. Baligari na pumunta ka rito? Wala siyang alam. Eh, sa palagay mo naman kaya eh, papayagan ako noon kung alam niyang pupunta ako dito. Alam mo, wala siyang alam dito sa pagpunta ko at wala siyang malalaman. Bakit mo nga pala ako pinatawag? May sinabi ka sa akin noon na tutulungan mo ako. Nagbago na isip ko. Tinatanggap ko ang alok mo. Sasabihin ko bang kung kain kayo? Hindi, tapos na naman ako.
Excuse me. Meron ba akong nasabi na hindi nyo nagustuhan at bigla kayo natahimik na makina? Wala naman. Siguro si... si Clara na-upset lang siya nung nalaman niyang umalis na yun si Mara. O paano na-upset? Ewan ko, wala naman siya sinasabi sa akin pero... pakiramdam ko eh, para bang... nawala na siya ng pagkakataon para... para magkasundo sila o magkaunawaan sila magkapatid. Mabuti na nga siguro yung magkahiwalay muna sila pansamantala para sa ganun eh, mapag-isip-isip nila ang mga pagkukulang nila sa bawat isa. Ano nga pala sabi ni Mara kagabi? Di ba nagpaalam siya sa'yo? Alam mo, sa maniwala ka't hindi eh. Pati ako eh, nalulungkot din ako sa pagkakawala ni Mara. Ewan ko ba, parang... maintindihan eh, parang... parang damang-dama ko yung bigat ng... ewan ko, hindi ko maipaliwanag eh. So, bumibigat yung dibdib ko pag iniisip ko eh. Hindi bali na lang. Sige na, sige na. Kumain ka na. Boss, ayos na ayos ang gising mo ah. Nakaluto na ako ng almusal natin. Puna kayo, boss. Ano nakaluto ko? Bakit ikaw nagluto? Kasi silinita. Eh, umaga silang umalis ni Waldo eh. Hindi nga sinabi sa akin kung saan sila pupunta. Umalis sila ni Waldo. Hindi sinabi siya kung saan pupunta. Talaga, boss. Eh, inis na inis nga sa akin silinita dahil kinukulit ko kung saan ang punta nila eh. Hindi ba nagpaalam sa inyo? May kababuhan ka talaga, no? Itatanong ko ba naman sa'yo kung alam ko? Sa tingin mo? Si Waldo kasama. Oo nga, boss eh. Magkasundong-magkasundo sila ngayon. Dati, inis na inis sila kay Waldo dahil ang kulit daw. Siya pa ngayon ang gustong bodyguard. Mo, bakit nasabi mo magkasundo sila ni Waldo? Bakit sila magkasundo? Siguro dahil nauuto niya si Waldo. Tsaka, ang daming pera ngayon parati ni Waldo eh. Palagay ko eh, naaambunan siya ni Linita. Nag-aaway ba kayo? Eh, Nanay Binay, galit ho yata sa akin si Mandado eh. Yeboy, hindi ako nagagalit sa iyo kung hindi kay Eris. Kasi naiinis lang ako sa iyo. Nasa halip na umayong ka sa gusto ko na tulungan ka ni Eris sa ginagawa mo, eh itinaboy mo pa. Ba eh tayo na rin nagpapawili sa kanyang mga kalokohan? Ano? Tika-tika! Hindi ko maintindihan eh. Paliwanag nyo nga sa akin kung ano? Eh, kasi oh, Nanay Binay, kanina, naglilinis ho ako ng sasakyan. Eh, ang gusto ho ni Mandado, magpatulong ho ako kay Eris. Ang kaso, pag nagpapatulong ho kay Eris, siya pa naiinis sa akin. Tapos, sasabihin niya, kung hindi ko raw kaya, wag na lang daw ako magtrabaho. Tingnan mo itong batang to. Wala ka naman sinasabi sa akin, ha? Hindi ko naman alam na meron kayong problemang ganyan. Jeboy, halika anak mo, sabihin ako sa iyo. Dapat, kung ano man ang problema niyo, eh sasabihin niyo agad sa amin para hindi na lumala. Eh, hayaan niyo na ho siya, Nanay Binay, Mandado. Kung saan ho siya maligaya, yun na lang ho ang gawin niya. Tsaka, isa pa,
Ang pakiramdam niya, hindi na natin siya kagaya. Ang feeling niya, senyorito na rin siya sa bahay na to. Ano nga palang dahilan at biglang nagbago yata ang pasya mo? Kung gusto mo akong tulungan, huwag mo nang alamin kung bakit. Isa pa, hindi man mahalaga sa iyo, di ba? Baka nakakalimutan mo, June. Ikaw ang nanghihingi sa akin ng pabor. At wala naman sigurong masama kung malaman ko kung ano yung totoo. Tsaka isa pa, doon din naman patungo yun eh. Ang magkaroon kayo ng pagkakataon ni Susan, hindi ba? Ang gagawin mo sa akin, pabor, eh walang kinalaman si Susan. Kaya tanggalin mo sa isip mo na kagustuhan din niya to. Matanong nga kita, June. Ano ba nakita mo kay Susan na wala sa ibang babae? Eh, sa tingin ko eh, magandang lalaki ka naman. Titulado ka pa siguro. At may kaya sa buhay. Bakit nga ba? Ang alam ko lang, eh, hindi ko pinipilit ang damdamin ko. Kung sa'kin itong nararamdaman. Ito ang sinasabi mo. Maraming babae sa mundo na masigit pa ang katangian kaysa kay Susan. Pero hindi nauutusan ang talagang damdamin. Kaya pala, ano nga pala yung pabor na matutulong mo sa'kin? Ako na lang gagawa ng paraan. Tatawagan na lang kita. Pero ang importante, hindi ito malalaman ni Gary. Dahil kung hindi, pareho niya tayong papatayin. Sariwang gulay ang bibili nyo, ha? Pati yung isda, siguraduhin nyo, mas sariwa rin. Gaya mo nung dati, Aling Susan. Kami na ho ang bahala, Chang. Alam na namin yun ni Ate Karen. Ate Mara, sige ha. Mamamalengke muna kami. Bye-bye! Sige, ingat kayo. Sige. Ingat sa pagtatawid, ha? Opo. Si Clara nga pala, Mara. Kamusta na ba ang kalagayan niya? Mabuti naman na siya ngayon, Inay. Ang totoo nga ho, gagawin na siyang tagapagmana ng mga Del Valle. Paano ka na? Paano kung totoo nga na ikaw ang tunay na anak ng mga Del Valle? Ay, mahirap po kasing patunayan eh. Sa totoo lang, kahit ho ako parang hindi ako makapaniwala na isa nga akong Del Valle. Bakit? Naniniwala ka na ba sa sinasabi ng tatay mo? Eh, kung hindi ako maniniwala kay Itay, sino magsasabi sa akin ng totoo? Siguro yun ay mas mabuti pa kung kalimutan niyo na lang ang tungkol sa Del Valle. Hindi totoo ang isa akong Del Valle. At sana'y huwag mo akong biguin. Tungkol saan? Gawin mo sanang madali ang pabor na ibibigay ko sa'yo. At kung magagawa mo, ilayo mo dito si Susan. Lumayo kayo at pumunta kayo sa isang lugar na hindi na namin kayo matatagpuan kahit pa kailan.
bang sadya niya sa'yo? At sino pang babae yan? Si Lenita yun. May pinag-usapan kami negosyo. Negosyo? Di ba't taon ni Gary ang kasama niya? Pinatunayan lang na totoo yung negosyo ni Gary. Detalye, kapag nakuha ko na yung impormasyon. Oo. Oo, ganun na nga, Rod. Oo, sige. Interesado pa rin ako. Okay, bye. Si Cervantes ba yun? Oo, at may pinaimbestigahan ako eh. Tungkol saan? Tungkol sa kanyang ina. Bakit? Ayaw kay Mara, sinabi na raw ni Susan na inayon sa kanya ni Gary kung sino ang kanyang ina. Di ba't noon naman eh, binabalak natin na kilalanin kung sino ang kanyang mga magulang? Pero bakit ka biglang naging interesado ngayon na malaman ko sino ina ni Mara? Sweetheart, nangako ako kay Mara na sa pagkakataong ito, talagang ipahanap ko ang kanyang ina. Sa anong dahilan? Ewan ko. Duda pa rin ako eh. Pakiramdam ko, may pinaglilihim pa rin si Gary. Sa inyo nang itay na anak ako ng Del Valle? Oo, Mara. Pero ayon sa kanya, ilusyon ko lang daw yun. Ako daw ang nagpipilit na ikaw ang anak ng mga Del Valle. At kaya ako raw sinasabi yun ay dahil hindi ko raw matanggap na nagkaroon siya ng anak sa ibang babae. Ewan ko, Mara, pero malinaw na malinaw sa akin nung sinabi niya sa akin noon na anak ka nila. Gali? Itay? Nandito ka pala, Mara. Buti na rin dahil kasi gusto ko rin marinig mo kung ano man sasabihin ko sa nanay mo. Para wala sisiha, para magkaroon man ng skandal. Tungkol saan ba ang sasabihin mo? Tulad na yung pinangako ko sa'yo, kay Mara. Meron na ako yung impormasyon kung saan ko siya makikita. Makikilala mo na rin ang tunay mong ina.